Para sa isang bansang madalas tamaan ng bagyo, malaking bagay ang pagkakabuo na isang proyektong kung tawagin ay Project Welo. Kung paano ito makatutulong sa pagpapaigting ng kahandaan ng Pilipinas sa kalamidad, alamin sa pagtutok ni Darlene Kai. Ang pagtama ng bagyong Aghon sa bansa nitong mga nakaraang araw ay pasampol pa lang ng posibleng danasin natin ngayong opisyal nang nagsimula ang tag-ulan. Taon-taon, nasa 20 bagyo ang tumatama sa Pilipinas. Sa mga pagkakataong ito, nakatutok ang lahat sa weather advisories ng PAGASA. Yun nga lang, hindi raw pala sapat ang mga weather monitoring stations ng PAGASA kung titignan ng international standards base sa World Meteorological Organization. Mahal daw kasi ang maglagay at mag-maintain ng weather monitoring stations. Kulang kasi sa funds. Alam mo, independent kami sa gaan ng government. Kaya magiging malaking tulong daw itong automatic weather station na dinevelop ng ilang guro at siyentipiko ng Mapua University. Ang WELO o Localized Weather, Environment and Hydromet Monitoring System ang una raw automatic weather station na gawang Pinoy. Ang kaibahan nito sa teknolohiyang mayroon ng PAGASA ay kaya raw nitong ipakita ang weather update sa bawat syudad o munisipalidad. Real-time daw itong mamumonitor ng mga may access sa web portal o mobile app. We put emphasis on the local weather system. And also the impact, no? That's another thing. Kasi with that weather information, with the weather data or condition, what is the impact on a given community, no? A local government unit. Pinondohan ng 15 milyong piso ng Department of Science and Technology ang pagde-develop sa teknolohiyang ito. Inaasahan daw na magiging kaagapay ng PAGASA ang WELO sa weather and climate monitoring. The information that can be used by the local governments in localizing the weather and climate data and information that they can use for planning and decision making. Pagdating sa microclimate, hindi naman pare-pareho yan. Yung topography ng local government mo ay iba-iba rin. How it will affect an area will be different. Pero kakailanganin daw ng LGU mag-subscribe sa teknolohiya gamit ang pondo nila para sa disaster preparedness. Sa ngayon, tinatayang nasa 4 milyong piso ang WELO kasama na ang mismong equipment, software at maintenance. Ang kasunduan naman daw, makikinabang din ang PAGASA sa impormasyong makukuha ng bawat monitoring station na itatayo ng WELO. Sa ngayon, mayroon ng 17 pilot study areas ang WELO sa Pantabangan Nueva Ecija, Angat Bulacan, General Nacar Quezon at Infanta Quezon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.